What makes us psychologically able to deal with any situation is keeping the commandments of God. Ang kautusan ng Diyos, ano kapatid? Yung mga salita ng Diyos, mga katuruan ng Diyos, yun ang naggagawa sa'yo na mentally, emotionally, spiritually, and physically be able to cope with any situation and to psychologically adapt yourself into any area of life. Maging business, family matters, personal discipline, etc., etc. Walang makakagawa niyan kundi yung guidance na binibigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kautusan, yung kanyang salita. Kasi halimbawa, nasa financial trading ka, no? Eh gusto mo kumita. Akala mo nung araw, ang marunong sa math, yun ang kikita, no? Pagtiwala ko kasi kapatid, ano? Hindi naman yung kung marunong ka sa math, eh yayaman ka na. Meron hindi nga marunong sa math, ay yayaman ngayon eh. Alam mo ang reason behind? Economically and spiritually speaking, salita pa rin ng Diyos ang magbibigay sa'yo ng chance para yumaman ka in the most honest way, permissible. Basahin natin ang 6:33 ng Mateo. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Bago sinabi ito ng Panginoong Hesus, sabi niya muna sa mga alagad niya, huwag kayong mabalisa kung ano kakainin ninyo, kung ano iinumin ninyo, o kung ano ba ang inyong daramitin. Tingnan niyo eh kayong mga ibon sa langit. Hindi naman sila naghahas eh. Hindi naman sila nagkakaban. Hindi naman sila nagkakamaling. Pero hindi sila nagugutom. Tama yun. Walang ibon na nakakawala na namatay ng gutom. Alam mo ang ibong namamatay? Yung hinulay, nilagay sa kulungan at tinambakan ng pagkain. Yun ang namamatay. Pero ibong nakakawala, walang namamatay na isang ibon sa gutom. Pati mga uwak, buhay. Kasi lahat ng mga namatay na mga iba't ibang mga hayop doon sa gubat, sila ang scavenger, sila lumilinis noon. At nakakapagtaka yung wonder ng creation eh. Kasi yung mga namatay na hayop, maaaring namatay dahil sa isang mapanganib na sakit, ano? Ang nakakapagtaka, yung mga buitre, yung mga uwak, meron silang isang klase ng enzyme sa laway nila na kayang patayin lahat ng mikrobyo. Kaya hindi sila nahahawe. Destinado sila na kumain nun talagang mga patay-patay. Kasi kung ang ibang hayop ang kakain ng patay, magkakahawa-hawa, masisira lahat ng hayop sa jungle. Pero as God's wisdom dictates, naglagay siya ng scavenger, yung mga basurero, yung mga kuwak, yung kumakain ng mga patay, etc., etc. Para sa kanila, napakasarap ng amoy nung nabubulok. Kaya yun ang hinahanap nila. Eh yun ang paraan ng Diyos para maalis yung mga yon.